Latest updates tungkol kay Casimero, promoter Ito at Stevenson. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Nagpakita po ulit ng positibong remarks mga kadwelo ang former 3 Division World Champion, current WBO Global, Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero tungkol sa inaasam-asam niya na duelo against 4 Division World Champion, current Unified, WBC and WBO Super Bantamweight Champion, Japanese Monster na Oya Inoue. Despite sa sinasabi ng marami na wala na raw siyang pag-asang makuha pa ang Inoue fight. Di ganyan mga kadwelo sa isa sa kanyang mga latest na post. Salamat sa mga solid at naniniwala. Hintay-hintay lang tayo mga tol sa tamang panahon at yung inaabangan ninyo, mangyayari talaga yan. Hashtag Bombalahos. Matatandaan mga kadwelo na per YouTube translation, it seems, negatibo po ang Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotion sa kanyang latest na ibinalabas na video tungkol sa Inoue versus Casimero. But we'll see soon mga kadwelo ano ang susunod na steps ng kampo ni Cuadro Alas with TBP. Speaking of TBP mga kadwelo, sa latest video na inilabas ni promoter Ito through TBP official channel, na-mention niya si Casimero as well as managers Aegis Climas at Jose de la Cruz. Sa kabilang banda, sa isa pang latest post din po mga kadwelo ni Casimero, ibinahagi po niya ang larawang ito. Dahil dito, may mga nagkomento sa kanyang post mga kadwelo na mabuti raong idemanda ni Cuadro Alas ang mga naninira sa kanya as well as other comments regarding kaso-kaso. Bago tayo magpatuloy, ito po ang ilang eksena involving Cuadro Alas. Yo, yo, yo! What's up, what's up? Cuadro Alas in the house, yo! So, what's up, mother brother? Long time no see, Facebook! What's up, Facebook? How are you? Aka tong nagpatay na baros ko na ba? Naigihaw gabi eh, alright? Kumubalik! Pinagubalik! Asa ka pa ingon? Sa ibang banda, Perta Prank Promotion CEO Uncle Bob Arum whose statement ay pinost ni Michael Benson of DocSport, nagkaroon daw po mga kadwelo ng shoulder injury among other injuries ang 3 Division World Champion, current WBC Lightweight Champion Sugar Shakur Stevenson. Bagong araw ang duelo against hard-hitting lightweight contender Edwin La Granada de los Santos, nagpadoktor daw ng ilang linggo pa si Shakur. Kaya raw naging maingat ito sa bakbakan. Kaso, di rin daw maikakaila na di rin talaga maganda ang naipakitang performance. Sa comments area naman ang nasabing post mga kadwelo ay may nagkomento na nagkaroon din naman daw ng shoulder injury ang former 3 Division World Champion, former pound for pound king din high-tech Vasyl Lomachenko. Pero naging entertaining pa rin naman daw ang laban nito against 2-weight world champion, current WBO junior welterweight champion The Takeover, Teofimo Lopez. May nagbanggit din na one hand lang din daw ang gamit last time ng 3 Division titleist, current WBA regular lightweight champion Gervonta Tank Davis. Pero naging entertaining pa rin naman daw ang duelo nito against WBC silver lightweight champion Isaac Pitbull Cruz. Matatandaan din po mga kadwelo na isa sa sinasabing rason kaya nalimitahan noon ang performance ng ating pambansang kamao 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao when he fought 5-weight World Champion self-proclaimed TBE Floyd Manny Mayweather ay dahil daw sa shoulder injury. Speaking of Pacman, may mga Pinoy boxing fans ang nagsabi naman mga kadwelo na kahit nga raw ngayon ang matandang Pacquiao kaya pang talunin si Stevenson. In response po mga kadwelo sa nasabi na rin noon ni Shakur na prime for prime, gugulpihin lang daw niya si Pacman. Going back to Shakur, bigyan niya sa isa sa kanyang mga latest na post, isang kamay lang daw gamit niya in winning a world championship belt laban sa delikadong kontra. Agad daw pumasok sa eksena, nag-iingay ang mga tinawag niyang soft niggas. Maganda na rin daw to dahil this time, with his performance, maaari na raw pumalag sa kanya ang kanyang mga hinahamon. One bad performance ay di raw refleksyon ng kanyang buong karera. Huwag daw nating kalimutang, minsan na rin nangyari ang ganong performance niya when he was still sa 130-pound division. Tingin po ng inyong lingkod mga kadwelo, isa sa nire-refer ni Shakur na soft niga sa kanyang post ay ang current unified lightweight champion Devin the Dream Haney na sunod-sunod agad ang post ng kritisismo kay Shakur kasagsagan ng laban nito against De Los Santos.